Good day everyone, Pastor Angelo ulit. Meron na akong ilang mga nais i-share ngayong umagang ito sa devotion and encouragement din para sa ating lahat. It's such a good day today na malaman natin that we are under God's grace and His providence and provision. So I want us to continue to study the Word of God sa mga panahon gaya nito, lalo na sa mga panahon gaya nito, kasi gaya yung sinabi ko kanina, wala nung kahapon sa preaching, wala tayong excuse kasi yung mga nakaraang araw busy tayo, yung mga trabaho, school works, pero ngayon we have all the time in the world to study, so samantalahin natin. I want you to open your Bible in Psalm chapter 32 at pag-usapan natin tong chapter 32 na to. At makita natin kung ano bang nilalaman nito, ano bang sinasabi nito. I wish sa pakikinig natin ngayon, no, God will grant us clear understanding na ma-settle nito yung mga heart issues natin at hindi natin iwasan o hindi natin palampasin, kundi talagang settle natin sa Panginoon yung ating mga heart issues. Let's pray. Father, we thank you for this day. We pray that you grant us wisdom and knowledge through the power of the Holy Spirit in understanding, Lord, the text that we will study at this day, Father. And I pray that you continue to stir up our hearts, that we may desire even more to love you through the study of your scriptures, and honor you, Lord, in applying it in our lives. We thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. So I'm gonna read the whole chapter of Psalm 32. Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sins the Lord does not count against them, and whose spirit is no deceit. When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy on me. My strength was sapped as in the heat of summer. Then I acknowledged my sin to you, and I did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Therefore let all the faithful pray to you while you may be found. Surely the rising of the mighty waters will not reach them. You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Do not be like the horse or the mule, which have no understanding, but must be controlled by bit and bridle, or they will not come to you. Many are the woes of the wicked, but the Lord's unfailing love surrounds the one who trusts in him. Rejoice in the Lord and be glad, you righteous. Sing, all you who are upright in heart. This chapter, Psalm 32, is actually very famous, no? Dahil ito ay ginagamit even in the other religious persuasion. For example, ginagamit ito ng mga Hudyo sa celebration nila ng Yom Kippur. Binabasa nila to, the Day of the Atonement, binabasa nila to, and nire-recite nila. Sa mga Catholic naman, ginagamit din nila ito kapag may misa, o sa mga ibang denomination, pag may vesper service sila, ginagamit nila ito. And basically, this passage, or this chapter, talks about the repentance of King David. Makita natin na troublesome yung, ano, yung pinagdadaanan ni David. Especially in some verses na binasa natin, at makita natin kung bakit, no? So i-break down natin to isa-isa. Sinimulan niya yung chapter sa first two verses na sinabi niya, blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them, and in whose spirit is no deceit. Ito, napaka-famous line nitong dalawang verses na to, dahil ginagamit ito whenever we talk about repentance, whenever we talk about being justified in Christ, no?
talagang napapakinabangan natin to in encouraging believers. But we also have to check the immediate context. Upon saying this, itong first two verses na to, sumunod ng negative, which is in verse 3 and 4, sabi dito, when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night, your hand was heavy on me, my strength was sapped as in the heat of summer. Nakita natin dito na biglang nag-shift from rather positive, naging negative yung takbo ng pananalita ni David dito. Kung paano niya in-explain yung kanyang pinagdaraanan. So makita natin na yung first two verses dito is stating yung fact, yung katotohanan na pinagpala ng Diyos yung pinatawad, yung hindi na kinakount sa kanya yung guilt, yung sins niya. At yung pagpapalang yun eh nagmumula sa biyaya ng Panginoon, hindi sa gawa ng tao, kundi sa biyaya ng Panginoon na may kakayanang magpatawad at si Kristo ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Pero sa pagkakataon naman sa verse 3 and 4, nakita natin dito yung bigat. Sabi dito sa verse 4, for day and night your hand was heavy on me, my strength was sapped as in the heat of summer. Anong pinapaliwanag dito ni David? In parallel version, 1 Samuel 5 verse 6, binanggit dito yung example ng kamay ng Panginoon na mabigat, no? Tignan natin. Sabi po dito sa 1 Samuel chapter 5 verse 6, the Lord's hand was heavy on the people of Ashdod and its vicinity. He brought devastation on them and afflicted them with tumors. Makita natin dito na ganun yung bigat ng kamay ng Panginoon. And I can only imagine yung pinagdadaanan ni David sa kamay ng Panginoon, yung bigat ng pakiramdam niya in his soul, spirit, and body. Dito may physical, sa 1 Samuel 5 verse 6, may physical affliction na binigay ang Panginoon laban sa mga taga-Ashdod. Sa verse 7, may kita natin kung bakit. Sabi dito, when the people of Ashdod saw what was happening, they said, the ark of God, of the God of Israel, must not stay here with us because his hand is heavy on us and on Dagon, our God. These people are pagans. Ito yung kalaban ng Israelites at yung worship na si Dagon. At ito yung time na nasa kanila yung Ark of the Covenant. At nakita natin yung heavy hand ng Panginoon laban sa mga kaaway ng Diyos. Nakita natin dito na physically may affliction, emotionally may effect sa kanila, at nakita nila, na-realize nila yung kanilang pagkakamali, that they have maban sila laban sa Diyos, sa mga Diyos at hari ng mga hari, especially by taking with them the very Ark of the Covenant in which the Son of God is residing at that time. No, nandun yung presensya ng Panginoon, yung simbolismo o yung article ng pagpapakita ng presensya ng Panginoon. So, makita natin yung mga pagans, na-realize nila na meron silang maling ginawa laban sa Diyos. At sinabi nila, isuli natin yung ark. Ayun, same din yung naging effect kay David. So verse 5, makita natin dito, then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord and you forgave the guilt of my sin. Nakita natin dito yung same effect. May mga afflictions tayong nararanasan sa buhay natin. Minsan unexplainable. Minsan hindi natin malaman, no, kung bakit ba ito nangyayari. And lagi kong sinasabi, bagi natin, even before, no, bago natin isipin, naranasan nating pangit ay pagsubok. For example, sicknesses, diseases, depression man yan, o mga pangit na nangyayari, anything na hindi natin nakikitang maganda na nangyayari sa buhay natin. Bago natin isipin na ito ay
trial, tignan muna natin, baka ito ay chastisement. Baka ito ay pagtutuwid o pagdidisiplina sa atin ng Panginoon. At yun ang naging attitude ni David. Hindi niya inako na or tinignan ng sarili niya na inosente. Kundi na-realize niya, nakita niya na ang sabi doon sa first two verses, pinagpala yung pinatawad, yung tinanggalan ng kasalanan, yung ginastify, hinirang na matuwid. Pero paano naman yung mga hindi hinirang na bilang matuwid? Anong epekto sa kanila nito? The hand of God is heavy on them, afflicting them. And nakita natin dito, sinabi ni David sa chapter 32 verse 4 ng Psalms, my strength was sapped as in the heat of summer. Nakakapanghina pala. Nakakaubos pala ng lakas. Darating sa point ng buhay natin that kung hindi tayo aware sa ating mga kasalanan o hindi tayo aware na hindi pala pagsubok to, ito pala ay pagtutuwid sa atin ng Panginoon, ma-realize natin, kaya pala hinanghina na ako, kaya pala hindi na ako makagula pa, kaya pala wala na yung joy, wala na yung halakasan, wala na yung zest ng life, kasi nandun na pala yung kamay ng Panginoon. It is heavy on me. At ang naging correct attitude dito ni David is he confessed. Sabi niya, then I acknowledge my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Therefore, so verse 6, let all the faithful pray to you while you may be found. Surely the rising of the mighty waters will not reach them. At nandito na yung promise. Nakita natin sa verse 6, sabi, in repentance, nandoon yung kalayaan natin in crying out to God once more and praying to Him, knowing that He will answer, that He is near, mahanap siya. Pero nakita natin dito ginamit na word, while you may be found, habang ikaw ay masusumpungan pa, matatagpuan pa. Ginamit rin ito sa Isaiah 55 verse 6. Ang sabi dito, seek the Lord while He may be found, call on Him while He is near. Verse 7, yung sumunod, let the wicked forsake their ways and the righteous their thoughts, and the unrighteous their thoughts. Let them turn to God and He will have mercy on them, and to our God, for He will freely pardon. Nakita natin dito, same din yung ginamit ni James. Yung sa James chapter 4, no? Sinabi niya na, resist the devil, humble yourself before the Lord, resist the devil and he will flee from you. Wash your hands, you sinner. And sabi doon, magrepent, no? Hugasan yung kanilang mga kamay at yung makasalanan at yung double-minded ang tinutukoy doon. And sabi doon, weep, wail, and mourn. Magkaroon ng pagsisisi to the point na ito ay na-utter physically, ito ay na-verbalize, na papakita hindi lang sa isipan, kumbaga, kundi merong itong evidence ng repentance. And sabi dito, seek the Lord sa chapter 6 ulit. Therefore, let all the faithful pray to you while you may be found. Surely the rising of the mighty waters will not reach them. Nandun yung pagkalinga ng Panginoon sa kanyang mga hinirang, sa mga tapat at nagtatapat sa Panginoon. Yung ginamit ni David dito na words is, surely the mighty waters will not reach them. Nandun yung hedge of protection ng Panginoon. Nandun yung liligtas ng Panginoon. And ito ay commonly ginagamit ni David to express yung kind of danger na kapag nandun ka sa part na ikaw ay dinatamaan ng daluyong ng malakas na agos ng tubig, na parang ikay malulunod na. Sa Psalm 69 verse 1, makita natin ginamit nito
him praying to God for salvation. Sabi dito sa first one, "Save me, O God, for the waters have come up to my neck." Nakita natin dito na dumating din sa panahon ni David na ginamit niya yung words of yung expression ng drowning in his call out of distress. Yung talagang nakakaranas na siya ng mga bagay na hindi niya na makayanan sa sarili niya, mga pagsubok. So yun naman yung kinaiba nung kamay ng Panginoon laban sa makasalanan, laban sa hindi nagre-repent, o sa mga anak niya na kailangang ma-disiplina naman. At kinaiba nun is hindi nawala yung threat eh, hindi nawala yung troubles eh, pero this time meron ka ng tagapagligtas. Yung dating kamay ng Diyos na mabigat laban sa'yo, ito na yung kamay naman na magliligtas sa'yo. Nakita natin dito na nagkaroon ng malaking shift from someone who is afflicted by God because of their sins, and na ngayon naman someone who can call out to the Father in prayer and in faithfulness of God, He will save them from the rising waters. Verse 7, ito naging popular song to ng mga I think 70s or 80s. Sabi dito, "You are my hiding place, you will protect me from trouble and surround me with the songs of deliverance." Ang ganda nung pagkakakonstruct dito ni David, kasi naranasan niya to physically sa sarili niyang buhay, na nung mga times na talaga siya ay hinahabol ng mga kaaway niya, siya ay hinahanap na at gusto siyang patayin, o siya ay in threat of physical harm, naranasan niyang magtago sa mga muog o yung mga bato na kanlungan. Yung mga warriors noon, kapag sila ay natatalo sa gera, or kapag sila ay galing sa gera, o kung ano pa mang exploits na ginawa nila, especially sila King David, ang taguan po nila ay mga muog na bato, na kung saan nandoon yung safety, nandoon yung protection. At yun ang ginamit ni David dito, no? Sinabi niya, "You are my hiding place, you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance." Nakita natin dito na once he is in that hiding place, hindi niya kailangan mag-exert ng effort to protect himself. It is the Lord who protects him. The walls of that rock, yun na nag-iingat sa kanya. At bukod doon, hindi niya sinabi na you will protect me from trouble and surround me with soldiers or mga yung mga armas o kung ano pa man o kahit anumang protection. Pero ang ginamit niya dito na nagko-comfort at magpo-protect sa kanya is yung songs of deliverance. What does it mean, songs of deliverance? Songs of deliverance, ito ay literally kanta, no? Awit. For example, sa Judges chapter 5, si Deborah po ay kumanta. Ito po yung pagkakataon na si Deborah ay ginamit ng Panginoon para maging hero, kumbaga, ng Israel, para ipatayin yung kalaban ng Israel. At nakita natin dito, gumawa siya ng kanta. Ang sabi dito sa song na binuon niya, no? Mahaba ito, basahin ko lang yung ibang mga parts. Sabi dito, in verse 1, "On the day Deborah and Barak, son of Abinoam, sang this song, 'When the princes of Israel take the lead, when the people willingly offer themselves, praise the Lord. Hear this, you kings, listen, you rulers. I even will sing to the Lord. I will praise the Lord, the God of Israel, in song. When you, Lord, went out of Seir, and you marched on the land of Edom, the earth shook, the heavens poured, the clouds poured down water, the mountains quaked before the Lord, the one of Sinai, before the Lord, the God of Israel. In the days of Shamgar, son of Anath, in the days of Jehael, the highways were abandoned. The travelers took winding paths. Villagers in Israel would not fight and held back until I, Deborah, arose. Until I arose, a mother in Israel, God chose new leaders when war came with the city gates. But not a shield or spear was seen among 40,000 in Israel. My heart is with Israel's princes, with the winning volunteers among the people. Praise the Lord.
ito pinakita niya dito yung ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay niya. Kung paano siya ni-raise ni God as one who will lead the people in fighting the enemies of Israel. Punta tayo sa sumunod na verse dito sa chapter nito sa kanta ni Deborah. In verse 24, makita natin dito kung paano niya ginawa. Most blessed of women of Hael, the wife of Heber the Kenite. Most blessed of tent-dwelling women. He asked for water and she gave him milk. In a bowl of it for nobles, she brought him curdled milk. Her hand reached for the tent peg, her right hand for the workman's hammer. She struck Sisera, she crushed his head, she shattered and pierced his temple. At her feet he sank, he fell, and he lay at her feet. He sank, he fell. He sank, where he sank, he fell. There he fell, dead. Though the windows peered Sisera's mother behind the lattice, she cried out, "Why is this child so long in coming? Why this clatter of chariots delayed?" The wisest of her ladies answered her, "Indeed," she keeps saying to herself, "are they not finding and dividing the spoils? A woman or two for each man. Colorful garments as plunder for Sisera. Colorful garments, embroidered, highly embroidered garments for my neck. All this as plunder." Verse 31, "So may all our enemies perish, Lord, but may all who love you be like the sun when it rises in its strength. Then the land had peace for 40 years." Nakita natin dito yung song na to. Pinakita ni Deborah through song yung exploit na ginawa niya in defeating or killing the enemy of Israel through the power of God. Na binigyan siya ng kakayanan. God willed it. Binigyan siya ng hindi sa sarili niyang lakas, kundi sa kapangyarihan ng Panginoon. And this song of deliverance, sa panahon ni Deborah, he sang that song, binigay niya yung papuri sa Panginoon, na ang Panginoon ang dahilan kung bakit nila nagawa yun, na patalo ang kalaban, delivering the nation of Israel from the hands of the enemy. Ano pinapakita sa atin dito? The Songs of Deliverance is actually or basically a song of praise kung paano tayo niligtas ng Panginoon sa tiyak na kapahamakan. Remembering the finished work of Christ. Remembering what He did for us. And these songs are the protective hedge against the lies of the enemy, knowing kung anong katatayuan natin sa Panginoon. Kaya sinimulan ni David itong psalm na to, which is actually also a song sa mga tagang, "Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them, and whose spirit is no deceit." These are the songs of deliverance. These are the songs nagbibigay ng pag-asa sa isang tao na kumbaga na on all sides is being attacked, but he found the protection of God in the presence of God. And in verse 8, sabi dito, "I will teach you and instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you." Ito naman yung promise naman ng Panginoon, na ituturo ng Panginoon kung ano yung dapat gawin, anong saan pupunta. At ang connection natin dito sa preaching kahapon is yung coram Deo, kung naalala nyo, no? Latin phrase, coram Deo, in the presence of God. "I will counsel you with my loving eye on you." He is, God is always watching us, meaning we are in His presence, nandun tayo sa presensya niya, at nandun yung kanyang pagbabantay, at nandun yung kanyang instruction, nandun yung kanyang pagtuturo, pagdadirect sa atin. But remember, nangyari ito kailan? After repenting, after submitting to God, confessing our sins, after making it right with the Lord. And may warning, after the promise, may warning in verse 9 that we should not be like the horse or the mule, which have no understanding, but must be controlled by bit and bridle,
or they will not come to you. Sabi dito, huwag tayong maging gaya ng mga asno at ng mga kabayo na walang pag-iisip. Kailangan panghilahin para lang lumapit. This is a warning, a clear warning to us that as we enjoy God's presence by the fruit of our repentance, by dealing our issues with Him, huwag na tayo bumalik sa pagiging stubborn natin. Huwag na natin tigasan ang ating mga ulo, kundi tayo magpasakop sa Panginoon. And makita natin dito yung biyaya ng Panginoon, yung difference ng merong protection ng Panginoon, merong provision ng Panginoon because may comfort ng Panginoon dahil nandun na yung pagpapatawad ng Panginoon, nandun na yung presensya natin na ini-enjoy sa Panginoon. Presensya ng Panginoon na ini-enjoy natin kasama niya. In verse 10, pinakita dito yung contrast na, no? Sabi, many are the woes of the wicked, but the Lord's unfailing love surrounds the one who trusts in Him. Marami daw troubles, o maraming woes, maraming judgment, maraming mga calamity ang dadanasin ng mga masasama, ngunit ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw ang pumapalipot sa mga nagtitiwala sa Kanya. This is the contrast. It's either we are under God's wrath or if we haven't surrendered our lives to God, kung wala tayong relationship sa Kanya, we're under God's wrath. But what if we are already saved? Pero nandun tayo sa status or nandun tayo sa kalagayan na tayo ay namumuhay sa kasalanan. Nandun tayo sa kalagayan na tayo ay hindi repentant sa ating mga sins. Calamity. We struck. Hindi para tapusin tayo o patayin tayo, but to discipline us. Nandiyan yung mabigat na kamay ng Panginoon. Pero sabi doon sa pangalawa, but the Lord's unfailing love surrounds the one who trusts in Him. Balik natin yung tiwala natin sa Panginoon. Nasa Kanya may pagpapatawad, nasa Kanya mayroong restoration, sa Kanya may protection, may provision, may guidance. Nandun na lahat, no? At makita natin na ito yung dahilan kung bakit tayo makakatayo at makakapagpuri sa Panginoon. Kaya sa verse 11, sabi dito, rejoice in the Lord and be glad, you righteous. Sing, all you who are upright in heart. Only the righteous in the eyes of God, only those who are repentant, only those who have the sins are forgiven, or who has washed their hands clean and washed their clothes, will be able to stand upright and sing and rejoice in the Lord. Brothers and sisters, Psalm 32 is a very beautiful passage. Napakaganda po nitong promise ng Panginoon at ng comfort sa atin. But the only way that we can enjoy this is if we are on the side of the righteous. If we are on the side of God, nandun tayo sa posisyon na tayo ay nasa Panginoon at hindi tayo nandoon sa kalaban o kumakalaban sa Panginoon. I pray na sa pakikinig natin ngayon, samantalahin natin na hanapin natin ang Panginoon habang siya'y mahanap pa. Samantalahin natin na ito ay makita natin ano yung mga kasalanan natin, yung mga pagsalansang natin sa Panginoon at hingi natin ng tawad. Ito na yung pagkakataon to deal our issues with the Lord. So encourage everyone na huwag nating sayangin itong pagkakataon na ito. If you have to confess sins na hindi natin kino-confess for the longest time, confess it to the Lord. Promises of 1 John 1:9 that if we confess our sins, He is faithful and just, forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Nandun yung pagpapatawad ng Panginoon. And then we will be able to rejoice in the Lord for blessed is He or sins are forgiven. At nagpapatawad ng Panginoon. If you need counsel, if you need to talk to me, alam niyo naman kung paano ko kukontakin, no? Sa chat or gusto niyo tawagan niyo ako. Pero ang importante is i-deal natin to the soonest para ma-enjoy natin yung benefits. Tandaan natin, hindi po nagbibiro ang Panginoon. Yung discipline niya nandyan.
at sasubmit sa discipline ay yung totoong anak ng Panginoon, no? Pero mas nakakatakot kung hindi pala talaga tayo nasa presensya ng Panginoon dahil hindi tayo nagrepent sa ating mga kasalanan, hindi pala talaga tayo ligtas. So ito na yung pagkakataon na narinig natin itong salita ng ito, to trust in the finished work of Christ. Na siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Sa kanya lamang ang kapatawaran ng ating mga kasalanan at kaligtasan. Let's all bow our heads and let us pray. Father, dalangin po namin na patuloy kayong mangusap sa amin sa pamagitan ng iyong salita. Patuloy kayong mangusap sa amin sa pamagitan, Lord, ng mga talatang ito na aming pinag-aralan. Convict our hearts, Lord God, of unconfessed sins. At madil namin to, Lord, especially sa unique opportunity na ito, Panginoon, na marami kaming oras. Dalangin po namin na makita namin, Lord God, na itong mga salita mo, Panginoon, ang bibigay ng comfort sa amin. Huwag nawa namin tiisin lamang yung mga pangit na nangyayari sa amin dahil sa kasalanan namin. Ngunit, Lord, i-confess namin ito, Panginoon, upang kami ma-restore at ma-enjoy namin ang fellowship sa inyo, Panginoon, sa aming mga kapatinan. Lord, continue to minister to your people through your word and give us repentance, Lord God, and restore our hearts. In Jesus' name we pray, amen and amen. God bless you guys. Thank you for listening to this, and share it if you want. Ingat kayo and stay healthy and stay safe. Bye-bye.